Salamat po sa tulong niyo po. Malaking tulong na po to sa amin. Salamat po. Yan, walang anuman po at... Hello guys, good afternoon po. By the way, maglalakbay po tayo huli sa Punto. Dahil meron pong isang pamilya na nangangailangan din po ng tulong. Gusto lang po namin bisitahin. Pagamat po siya, bundok yung daanan, first time po namin silang pupuntahan, pero sikapin po namin mabot. Samahan niyo po kami guys, tara! Bato-bato. Sumabato. Sayang pang ko lang. Hoy! Kaya na agi. Diretso. Ito na rin yung set. Dangerous street. Punta kami sa bubundok ng Ararat. Ito naninirahan yung pamilyang pupuntahan po namin. Yung tinsyaga lalakbay kasi medyo malayo ang bahay nila. Ayun! Guys, para ngayon na po yung bahay nila, yung makikita natin sa medyo malayo. Guys, andito na po tayo sa bahay ni Ate Norma. Thank you Lord kasi nabutan natin si ate. Galing pa raw po ng pangunguhan ng kahoy. Sige po, interview po natin si ate para ma-share din po niya yung nila. Buhay, buhay. Bali po, te. Ilan po kayong miyembro ng pamilya na magkakasama po? Ilan po ang anak mo? 14 po. Lahat po ba sila nag-aaral? Hindi. Ilan po sa sa mga anak ko ang nag-aaral sa 14? Lima. So, bali po, te, lima po yung anak niyo nag-aaral ng modular din po, no? Yung the rest po, di po, yung iba, di po nakapag-aaral. Dito lang sa bahay. Ilang taon po yung panganay, te? 28. May pamilya na po? Ah. So, ilan na po yung may pamilya sa mga anak ko po? Apat. Tatlo. So, bali mga nakabukod na rin. Sino po ang bunso niyo dito? Ito yung kambal. Ay, may kambal pa pala. Ilang taon po sila, Tet? Limang taon na. So, bali sila po, di po sila nag-ano, ayong, di ba pag mga 5 years old, may mga na rin, module. Di pa rin po. Bali si tatay po sa ngayon, nasa Bukid. Ilang taon na po si tatay? 55. Kayo po, te? 48. So, medyo... ito po ting tinitira niyo, sarili niyo pong lupa, dinahan. Sa magulang. Sa magulang naman. So, ibig sabihin talaga, ang nararapat lang dito yung mga pananim na. Kaya lang, nakikita ko parang mga tigang ang tigang ang lupa. Ang tubig niyo po, te? Saan po ang source ng tubig? Sa baba. Sa baba pa. Ibig sabihin po yung... Inakit namin dito. Nako, talagang sakripisyo. Ibig sabihin yung dinanan po namin kanina tinumpang nyo para magwalang ang tubig. Kuryente po, nakakarating. May isa, isla na ba? Meron naman po kayong kuryente. Okay naman po pala. So, ibig sabihin talagang yung pang-araw-araw nyo lang talaga, kailangan, meron man lang sanang pumasok kahit konting
financial. Kaso sa pandemic, ngayong pandemic, di, paano po kayo nakasurvive? Yung bihis, di ba, dapat bihira yung lumabas. Kasi nung umpisa ng pandemic, nandun sa mundo. Ay, talagang sa mundo. Kayong ano, buong tapos family. Nung wala na kami, ano-anang abakas, dito na kami. Ay, ano, kumbaga, in-spend yun na lang yung, ano, yung buhay nyo sa bundok. Kasi ako mismo, personally, talagang ramdam ko yung, ano, eh, kailangan, isa lang sa family yung lumabas, di ba? Tapos, mag-apply ka man ng trabaho, wala ka rin ma-applyan. Hanggang sa ngayon po, ano, kumbaga, yung routine ng buhay nyo, kahit di pa nag-pandemic, talagang, nagtitis na. Talaga. Kaliputi sa mga anak mo, may nakakapagtrabaho na po na tumutulong man lang sa'yo. Yung isang tumutulong sa akin, hindi ko makontak. Ayun. Nasa Maynila. Kaya talagang sulo niyo ni tatay. So, pagkayod. Tapos, dapat araw-araw kailangan naka, ano talaga sa bukod si tatay. Paano yan, te, kung walang tumatawag na maglalabada? Wala kayong makain. So, gano'n. Ang PPS. May mga pananim din po kayo, kagaya ng kamote, na naha-harvest na. Gabi lang. Ibig sabihin, pag wala talaga, gabi lang ang maparausan. Bata, PPS din na gabi. Ubos pa ng, ano, babayaran mo. May babayaran mo pa. May kinsama pa sa ano-ano. Inanako pa. May mga ano pa po. So, ang hirap talaga, ano. So, dapat talaga, araw-araw, nababantayan nyo pa yung pananin nyo, te. Hey, kasi malayo. Lalakad kami punta ng, ano, saan pa ninyo. Ay, malayo. Mga how many minutes? Kaya po, oras. Tatlong oras. Ay, malayo. Ano? So, ibig sabihin si tatay, mag-isa lang po dun. Kasama niya yung isang anak ko. Ano po sila? Ano nga lang? Balikan lang? Ng hapon. Sa umaga, alis. Sa hapon, mabalik din. Bali po, te, kung ano, napapanood ka po sa ngayon. Ano po yung gusto mong i-share sa kanila or sabihin or baka may gusto ka pong panawagan sa inyo, sa kalagayan nyo po. Pwede mo pong ano sabihin. Ayun po guys, bali emotional po si ate. Hirap, gusto man niyang ano, mahirap man sabihin or marami man po siyang gustong sabihin. Kaso makikita niyo po, ramdam po natin yung hirap na dinadaanan po, yung pag kagigipitan, kahirapan. Yung bang nakikita niyo yung sitwasyon ng mga anak niya, hindi ma-provide yung mga dapat i-provide. Isa pa pong nagpapahirap sa damdamin ni Ate Norma, yung anak daw po niya sa, saan po ito? Pampanga po, na hindi po nila makontak, na nagbabaka sakali po sanang iyon ang tutulong sa kanila, kaso di na po nila makontak. Yung guys, in addition po, hirap po si Ate mag-express kasi umiiyak na po. Gusto ko lang po sana na manawagan din yung may mabuting puso, may bukal na kalooban, na nais pong tumulong sa kila ate, kahit sa pang-araw-araw po nila, pagkain, yung mga anak na makapag-aral man lang. Ayan.
Welcome po kayo sa mga nakakapanood. Message lang po kayo dyan sa channel ng Adjinjan Channel kung nais nyo po magpaabot ng tulong. At asahan po nyo yan na makikita nyo na iaabot po namin ng tulong para sa kanila po. Ayan guys, tingnan po ninyo yung kalagayan nila Ate Norma. Bali guys, ang si Ate Jenjen po may gusto rin pong iparating o iabot na kunting tulong kila Ate. Bagamat panimula pa lang po, kunti man siya pero bukal sa puso po na pinaabot niya ito kila Ate. Sana nga magtuloy-tuloy na po. So ayun guys, ito po kunting tulong lang po kila Ate pero sana makadugtong rin po sa kanila kahit papano. Bali, ito po yung pinaabot ko ni Ate Jenjen. May ano po, 5 kilong bigas po siya at kunting grocery lang po para sa pamilya ni Ate Norma, Bilbao. Ayan. Tingnan nyo na lang guys kung ano yung nakaya yung kapatid ko po. Ayan po, may kunting ano po sila. Pwede na pong ano, maulam kahit mamaya. Ayan. May gatas para sa mga bata. Ito oh, may kunting snack. Healthy yan, baby, buboy. Ayan. Tapos ito oh, yung tinapay po. Ayan, may paris na rin po siya ng ano, halaman. At biskuit. Pwede na yan, pakalmasan. Ayan po, coffee. Sugar. Tsaka may mga konting dilata lang po. Ayan. Ayan. Ayan po guys, kunting blessing po para kila Ate. Ito po sana simbolo ng tuloy-tuloy pong tulong o biyaya na makaabot kila Ate. Sa may mga buting puso po, welcome po kayo. Matatagpuan niyo po sila Ate sa barangay, ay Purok Uno, San Roque Street, Tubaon po. Barangay Tubaon. Barangay Tubaon. Yan, sa mga willing pong mag-donate or tumulong, kahit sa pang-araw-araw na lang nila Ate, pangangailangan, punta nyo na lang po sila dito sa bahay po nila. Ulitin ko po, Purok Uno, San Roque Street, Barangay Tubaon po. Vera. Salamat po sa tulong nyo po. Malaking tulong na po to sa amin. Salamat po. Ayan, walang anuman po Ate. Ayun, nasabi ko lang po, Te, lakas lang po ng loob. Pagdamutan nyo na po yan, Te. Pero sana, meron ding mga taong makaabot nito at meron din po kaming maiabot pa sa inyo. Magtuloy-tuloy po yung channel ng Ate ko kasi ang biyaya rin matatanggap niya, kusa din namin isishare po sa mga katulad nyo. Ayan, tapos, ano lang po kayo, tiwala lang si God, pray lang po tayo. Kapit lang, basta tuloy-tuloy lang po ang buhay. Lakas lang po ng loob. Ayun, pagpalain po sana Te ang pamilya mo. Basta sana wala manong magkasakit para di na po dagdag sa ano, problema, isipin. Ayan po, ingat po kayong lahat dito. Thank you. Guys, thank you so much po sa pagsama niyo po sa amin dito sa bahay ni Ate Norma. Sa mga follow-up at update po namin,
mga nangangako po kami na makakapag-subaybay po kayo.